Tinaguri ang Tree of Life, ang puno ng niyog, kasi naman mula ugat nito hanggang bunga, eh may good news na dala-dala. Kaya let's get up close and personal sa buko na ating paborito. Sa dami ng mga puno sa Pilipinas, isa ito sa namumukod-tangi dahil sa angkin itong tibay at tindig. Umaabot sa taas na 30 metro ang puno ng niyog, tumatayang nasa 338 million na ang bilang dito sa bansa ayon sa Philippine Coconut Authority. Kaya naman hindi nakapagtataka na Pilipinas ang pumapangalawa sa bansang Indonesia pagdating sa dami ng coconut supply. Sa katunayan, 68 sa 81 probinsya natin ang may mga coconut farm. At ang good news, ang tila unlimited na supply ng niyog, halos kasing dami ng mga pakinabang mula sa puno nito, kaya naman ang coconut tree, binansagang tree of life. Bukod sa panlamansyan, hatid din ng niyog ang refreshing pamatid uhaw. Pero hindi lang buko juice ang tinutukoy namin, kundi pati na rin ang lambanog na galing sa coconut sap o tuba. Pero bago magawa ang inuming ito, to the highest level na lakas ng loob ang inyong kailangan. Meron yan ang nakilala naming coconut farmer na si Mang Isyo na tubong Liliw, Laguna. Bawal ang may fear of height sa kanyang trabaho. Medyo natuto na. Bali, wala na. Parang lumalakad ka na rin sa normal na lupa. 30 taon ang paakyat panaog sa puno ng niyog itong si Mang Isyo. Hinaya raw niya ang pang-stuntman na trabaho dahil sa 11 niyang anak. Sa dami ng aking naging supling, diyan ko napag-aral din ng aking mga anak. At sa tulong din naman yung aking hanap buhay na yan, ni high school na pag-aral ko. Samantalang kami din nakatuntong ng high school. Pagkaakyat sa puno ng niyog, kakatasan niya ng tuba ang mga bulaklak nito. Pag napuno na ang basyo ni Mang Isyo, diretso na salutuan ang tuba. Pakukuluan ang tuba ng 12 oras hanggang sa mag-evaporate ito. Sa pamamagitan ng distillation process, magko-condense ang evaporated alcohol na siya namang i-extract. Ito ang magiging lambanog. Mabusisi at challenging man ang proseso. Para sa mga taga-Liliw, ang lambanog ang nagbibigay sipa sa kanilang kabuhayan. Bukod sa lambanog, ang niyog, marami pang mga pasabog, lalo na pagdating sa mga gamit pantahanan. Sa bagong anyo ng coconut husk na ito, siguradong lagi kayong magiging on time. Bibigyang liwanag naman ang inyong madilim na tahanan ng coconut shells. Sa kusina, ang coconut shells may iba pang pakinabang. Ang pinatuyong dahon naman ng niyog, pwedeng gawing lalagyan. Amazing itong trunk ng niyog ha, na ginawang sandata. At maski ang pinulbong balat ng niyog, ginawa pang souvenir na world class. Maging sa mundo ng fashion, ang niyog umaariba rin. At dahil na nga napaka-useful ng puno ng niyog, binibigyang pugay ito sa pamamagitan ng Coconut Festival na tinatawag na Kanyogan sa Palawan. Kada Hunyo, isang linggong pagpepiesta ang nagaganap kasama ang street dancing, coconut product trade at pageant. Maski sa larangan ng pagsasayaw, may special tribute sa niyog. At yan ang traditional na sayaw na maglalatik. Ang maglalatik po ay ginawa upang ipaalala sa mga tao ang gawain ng isang magsasaka na gumagawa ng isang kopra. Mapalikod, dibdib, bewang at hita, dinig na dinig ang malulutong na tunog ng mga coconut shell. Basic movements ng maglalatik ay kinukuha dun sa original na paggagawa ng pagkuha ng kopra. At kung meron pang hindi nawawala sa ating mga coconut tradisyon, ito ang paggamit ng niyog sa mga healthy food product gaya ng coconut oil na cholesterol-free. May antioxidants din ito na panlaban sa harmful free radicals na nakakasira sa balat. Nagiging sikat na rin ang asukal na galing sa niyog, ang cocoa sugar. Ang cocoa sugar, ang maraming hindi may alam nun is that, it's sugar na galing sa tuba. So, ginagawang sugar yun. And ang kagandaan nito ay ginagamit ito naman diabetic.
So pwedeng gamitin ng buong pamilya. Sang-ayon sa pag-aaral na ginawa ng PCA, hindi raw ito nakakapagpataas ng blood sugar level ng tao dahil low glycemic index food ito. At dahil may pagkakahawig ang lasa nito sa muscovado, swak na swak itong isang cup sa mga pagkain gaya ng cocoa jam at cocoa syrup. At kung pasarapan lang din ang pag-uusapan, bida rin ang niyog sa mga pagkain Pinoy na ating binabalik-balikan. Gaya ng Bicol Express at pinakbet na naliligo sa gata ng niyog. At ang dessert na macaroons na pinasarap ng grated coconut. Mga putahing binibidahan ng coconut? Why not? Siguradong mapapasarap po ang inyong kainan sa mga recipe na nag-uumapaw sa linamnam. Ngayong gabi, easy and healthy coconut dishes ang aming ihahain. Sa mga unique na lutuin ito, siguradong kayo'y maloloko sa mga putahing gawa sa cocoa. Ang ating kusina expert, si Chef Chris Esguera ng Apicius Culinary School. Pero bago magluto, importante na ang ating pangunahing sangkap e fresh at siksik pa sa sustansya. Ilan sa mga health benefit ng niyog ay nakakaiwas ito sa obesity dahil nakakapagpabilis ito ng metabolic rate ng katawan. Pinabubuti rin ito ang kondisyon ng ating mga puso dahil sa binibigay nitong medium-chain fatty acid na importante sa ating kalusugan. So paano nga ba mamili ng niyog? Ito yung mga niyog na kinuha kanina ni Kuya Isyo. So unang-una, tignan natin muna yung kanyang kulay. Pag medyo nag-gray-gray na siya, kailangan nyo na siyang tapon. Pag nangingitim na raw ang kulay ng niyog, ibig sabihin ay luma na ito. Indikasyon din ito na tuyo na ang niyog at wala na itong gata. Ito siya dapat. So nakikita nyo, maganda yung pagkaka-brown na kulay niya. So pagkatapos naman masuri yung kulay, check naman natin yung timbang ng ating niyog. Ang magkasing laking niyog, pwedeng hindi magkatimbang. Ito mas maliit siya. Ito mas malaki, pero kung titimbangin natin, mas mabigat pa rin siya as compared dito sa mas malaking niyog. Kapag gumaan na raw kasi ang niyog, nag-evaporate na raw ang tubig nito at pinapasok na ito ng hangin. At ang panghuli nating tip sa pag-check ng niyog, kailangan alugin niyo siya tulad niyan at kailangan malinaw at malakas ang tubig na nasa loob ng inyong niyog. Kung dinig na dinig ang sabaw ng niyog sa loob ng bao, ibig sabihin ay sariwa ito. Ngayon na napili na natin yung ating mga niyog na gagamitin, pwede na natin simulan ng ating pagluluto. Para sa first recipe, tatakamin namin kayo sa kakaibang sopas na ito dahil ang beef noodles ginawang sagana sa gata. Kadalasan, ang gata ay ginagamit natin pangsarsa sa iba't ibang klaseng ulam. Ngayon, ipangsasabaw natin siya sa isang Indonesian-inspired dish na malapit sa ating panlasang Pinoy. Para sa beef and cocoa noodle soup, kailangan ng bawang, sirloin, turmeric, beef broth, peanut butter, asin, paminta, egg noodles, shredded coconut at gata. Unang igisa ang bawang at baka na mayaman sa protina. Ang ginamit nating part ng baka ay yung sirloin para kahit saglit lang natin lutuin ay kusang malambot na siya. Kailangan lang itong lutuin ng 3 to 5 minutes per side. Sunod itong timplahan ng asin at paminta. Itong turmeric ay gawa sa tinutuyo at dinurog na luyang dilaw. So, kapamilya rin siya ng ginger pero mas mild yung lasa pero mas masarap yung lasa. Haluin ng mabuti para lumabas ang lasa ng mga sangkap. Idagdag ang half cup ng grated coconut na rich in dietary fiber. Para sa sabaw, ibuhos ang isang bowl ng beef stock at isang bowl ng gata. Good news sa nagda-diet dahil meron itong non-digestible carbohydrates na walang calories. Sunod itong lagyan ng konting peanut butter na magbibigay ng nutty flavor at magsisilbing pampalapot ng sabaw. Pag napagsama na ang mga sangkap, maghintay ng 4 to 5 minutes para lumambot pa ng konti ang baka. Gagamitin natin siya ng egg noodles. So merong egg noodles na bibili sa grocery or sa palengke na kailangan yung pakuluan ng mga 3 hanggang 4 na minuto. Pero kung gusto nyo mas pabibilis, meron naman kayo na bibili na huhugasan nyo lang at ready to eat na. Pagkakulo ng sabaw, pwede na itong isalin sa noodles.
At ready na ang ating beef and coconut noodle soup. Sa sabaw pa lang ng beef and coco noodle soup, eh wala ka ng talo. Panalo ka pa sa budget dahil for 120 pesos, eh tatlong tao na ang pwedeng magsalo-salo. Pati ang manok, pasasarapin ng niyog. Ang nakasanayang fried chicken, nakahanap ng katapat sa aming crispy coconut chicken. Ihanda lang ang puti ng itlog, crushed whole grain cereal, shredded coconut at chicken breast. Timplahan ng asin at paminta ang napakuloang chicken breast. Huwag tipirin ang timpla ha para manuot sa laman ang lasa. Tapos paghahaluin natin ang ating coconut tsaka yung ating dinurog na cereal. Ang coconut at cereal ang magsisilbing breading ng manok. Ilagay na sa egg white ang chicken saka ibalot sa breading. Para maging crispy ang chicken, hindi ito kailangang prituhin. Ready na natin siya ilagay sa ating preheated oven at iluluto natin siya ng 5-7 minuto. Hintayin lang hanggang maging golden brown ang breading. Ready to slice and serve na ang ating chicken na hindi ginamitan ng oil kaya mas healthy. Healthy rin ito sa bulsa dahil good for 3 na ang 100 peso dish na ito. Siguradong lusog-busog din kayo sa susunod naming recipe. Ang pansit na sikat sa Quezon, aming ituturo, walang iba kundi ang pansit buko. I-ready na ang buko, bawang, cauliflower, sitcharo, carrots, repolyo at chicken breast. Dahil hindi tayo gagamit ng ordinaryong pansit, itong buko ang gagawin nating pinaka-noodles. So, kailangan natin kayurin yung ating buko. Kailangan medyo smooth at mahaba ang mga hibla ng buko, parang pansit. Tip ni Chef, huwag diinan ang pagkayod para hindi masama ang maalat na bahagi ng buko. At pag ready na ang buko, igisa ang manok sa bawang. Isama ang cauliflower na rich in potassium na mainam sa blood pressure. Idagdag din ang carrot strips na pampalinaw ng mata. Ibagsak ang sitcharo at repolyo na parehong rich in vitamin C. Timplahan ito ng asin at paminta. Sandali lang ito stir fry para ma-maintain ang pagiging crunchy ng mga gulay. Pagluto na yung ating mga gulay, huli nating ilalahok yung ating buko. So, huli natin siya ilalagay para hindi siya mag-dry doon sa ating mga sahog. Ilang segundo lang at this is it, buko pansit! Ready to serve ng ating putahe. Sa dish na to, talagang bukong-buko na niyo ang sarap at sustansya ng niyog. For only 100 pesos, 4 to 5 persons na ang makakapag-enjoy nito. Dahil gusto naming happy ang inyong tummy, syempre we save the best for last at eto na ang yummy dessert. Alam natin na ang niyog ay isang sikat na sangkap sa paggawa ng ating mga panghimagas. Tulad ng mga karoon at ng bukayo. Ngayon, gagawa tayo ng ibang version nun at ito ang buko cracker ball. Maghanda ng brown sugar, crushed crackers at buko meat. Ilagay yung ating niyog at ang ating asukal na pula sa kawali. Kailangan lang tunawin ang asukal hanggang sa lumapot ito. Sa napapansin nyo, medyo nagdidikit na yung ating brown sugar tsaka yung ating nyog. Palalamigin lang natin konti at pwede natin siyang umhiman na parang bola. Pag na-form na ang mga bilog, pwede na itong i-coat sa crushed crackers. Ganun lang kabilis at kadali, meron ka ng yummy dessert na maipagmamalaki. 4 na tao na ang mabubusog sa buko cracker balls sa halagang 80 pesos. Mula sa sari-saring gamit hanggang sa mga putahe sa pagkainan, hindi maitatanggi na ang niyog puno ng sustansya, sarap at pakinabang. Buti na lang at hitik ang ating bansa sa punong ito, isang likas-yaman na dapat pagkaingatan.